Malaki nang pinag-iba ng pagiging negosyante ngayon at noon. Nauso ang social media. Napalawak nito ang paraan para kumita. Mula nung magkaroon ng social media, mas marami na naglakas ng loob magbenta ng mga produkto online. Ang hindi kagaya dati, pag magnegosyo ka, palagi mong iniisip, may pwesto ba ako, gaano ba kalaki yung network ko para ma-promote ko yung mga produkto. So, ang difference ngayon, pwede kang sumali sa mga Facebook group, pwede kang gumawa ng Facebook page, pwede kang mag-post sa Facebook Marketplace, sa Instagram, pwede kang gumawa ng website. So, all of a sudden, ang laki-laki ng market mo sa pagpo-promote ng products online. Isa si Prima Joy Sotela na pinago ng social media ang mahirap na buhay. Tubong Iloilo at panganay sa anim na magkakapatid. Pag-uuling ang pinagkakakitaan ng kanilang pamilya. Naranasan namin yung walang-wala. Yung minsan tipong lugaw lang, pero nakikita ko yung parents ko hindi makakain. Minsan isang beses lang kami kumakain eh, lugaw pa. Kaya ganun, tinatako sa isip ko na balang araw, maging okay din ang lahat. 7 years old pa lang, katulong na siya ng ama sa pagiging breadwinner. Lahat ng pwedeng trabaho, ginawa niya. Hanggang magkolehiyo, namasukan siyang kasambahay sa kanyang teacher para matustusan ang pag-aaral. Yung mga uniform ko, bigay lang ng mga teacher ko kasi naglalabada ako sa kanila. In return, binibigyan ako ng 1,000, ganun, pambili ng mga project. Nagtrabaho ako sa fast food ng 10 to 6 ng gabi. And then mag-aral ako ng 9 a.m. to 4 p.m. Ganun po ang ginawa ko para matustusan yung pag-aaral ko. Nang makagraduate, sumugal pa Maynila si Prima Joy. Bit-bit ang pag-asang mas kikita siya rito. Pero sa halip na ginhawa, panibagong paghihirap pala ang sumalubong sa kanya. Nakapagtrabaho ako as a call center dito sa Manila. Pero syempre, pag sinabi naman ako call center, hindi naman ganun kalakihan ang sahod since pinapadalhan ko yung parents ko sa province dahil nag-aaral din yung kapatid ko ng teacher. Alam naman natin sa Manila, medyo okay-okay ang sweldo compared sa province, pero when it comes sa living expenses, sa'yo lahat ang boarding house, tubig, at the same time ilaw, mahal pa yung mga bilihin, mga foods. Minsan, dito sa Manila, na para maano lang yung sikmura mo, mainitan, minsan tinutunaw namin yung sir ang tamarind soup para lang makapasok sa trabaho. Pero never say die ang kanyang mantra. Iba't ibang sideline ang ginawa. Matapos ang kanyang unang pagbubuntis, isa pang bagong biyaya ang dumating sa kanya. Nadaanan ko yung isang store ng cosmetic nga, which is the iCosmetica. So, sabi ko, itry ko kaya since alam naman natin, after na manganak, syempre, nag-iiba yung talaga aura. So, marami akong mga pimples. At the same time, umitim yung mga leeg ko, sir. Tinry ko siya. And then, after noon, nakita ko na maganda yung effect. And then, pinaano ko sa mga office mates ko. Pinasubok ko. Then, namangha sila sa resulta. Hindi ako nagdalawang isip. Hinanap ko yung pinaka-owner ng iCosmetica. Gamit ang naipon, instant provincial distributor agad si Prima Joy ng iCosmetica sa Rizal. Makalipas lang daw ng 3 buwan, bawi na ang kanyang ipinuhunan. May doubt rin ako na sa dami na natry ko na pagkakitaan, parang parang pabanching-banching lang yung income. Pag once na porsigido, magagawa mo ang lahat. Kumbaga, basta i-push mo lang siya at the same time, samahan ng dasal. Mag-iisang taon pa lang sa negosyo si Prima Joy, kaya naman pinagsasabay pa rin niya ang pagiging empleyado at negosyante. Kahit na nagtatrabaho ako, pinagsasabay ko ang negosyo. Dahil ang main platform ko ay through social media. So, ganito po ang ginagawa ko sa pag-introduce ng mga paninda ko. Through FB, sa personal account ko, nagpo-post ako ng mga feedbacks ng mga clients ko, yung mga before and after photos, yung mga testimonials,
example ng testimonials ko, ito po yung client ko na gumamit ng underarm set. So, pinopost ko yung kanyang feedbacks para much maka-attract sa clients kung ano ang effect sa kanya. Bukod sa may naipundar na, nakapagtapos na rin siya ng isang kapatid sa kolehiyo. Simula nang ako'y nagbenta ng beauty products, in less than a year, nakapundar na kami ng aming sariling bahay. Nagpasalamat ako sa kanya kasi binigyan ako ng anak ng mabait at masipag, matulungin sa magulang kag sa mga kapatid. Kag hindi siya pasaway, kahit may asawa na siya, nagtulong pa rin siya. Kag na dinala na ako dito, kung hindi sa kanya, hindi pumunta dito yung mga kapatid niya. Hindi namin alam yung Manila. Maraming salamat sa kanya kasi nawas na kami sa kahirapan. Maraming salamat din, Nay. At proud ako na naging ikaw ang naging nanay ko. Dahil kung hindi, dahil sa pangaral mo, sa paggabay mo, wala ako ngayon sa kung anong meron man ako. Para kay Prima Joy, diretso ang asenso kapag inaalagaan ang customers mo. Tiniwala ko doon sa kasabihan na customer is always right. Kahit minsan, lalo na sa social media, puro maraming tanong ng tanong, mga ganun. Pero at the end, hindi naman kukuha. Matyaga ako. At the same time, kasi balang araw, kukuha at kukuha pa rin yan. Tara na't yumaman at manood ng may puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.